Welcome to our YouTube channel. So for today's video guys, usapang Ligate. Ito na yung mga inaantay ng ating mga momshies. Ayan. So isi-share ko sa inyo yung naging experience ko nung nagpa-Ligate ako. Ano ba yung mga naging epekto niya sa akin? Ano ba yung mga naging side effect niya? And kung totoo ba yung mga usap-usapan ng ating mga momshies? Ano ba yung proseso? Ano ba yung mga magiging preparation mo bago ka magpa-Ligate? So, ano ba yung mga gagawin mo? Ano ba yung mga expect mo pag andun ka na sa operating room? Ayan. So, yan ang pag-uusapan natin ngayon. At kung ano ba yung mga naging side effect niya sa akin? Ano ba yung mga na-feel ko after kung magpa-Ligate? So, eto na yun. Ang unang-una mong preparation na gagawin pag andun ka na sa ospital, bibigyan kayo ng doktor, kayong mag-asawa, bibigyan kayo ng pipirmahan, papapirmahin ang asawa mo and ikaw. Papipirmahin yung asawa mo kung pumapayag ba siyang magpa-Ligate ka. And ikaw naman, kakausapin ka ng doktor and tatanungin ka nila paulit-ulit kung hindi ka ba talaga nabibigla sa desisyon mo, lalong-lalo na kung bata ka pa. Kasi sa case ko, nagpa-Ligate ako at the age of 25. So, marami yung mga nagtaka, marami yung mga naintriga. Sabi, pwede na ba yan? Ha? Nagpa-Ligate ka at the age of 25, ang bata-bata mo pa. So, yun yung mga nakakawindang na tanong sa akin. Naisipan ko win tong video na to dahil gusto kong i-share yung naging experience ko para at least magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga preparation and kung ano yung mga i-expect ninyo pag dumating yung point na nakapagkasundo na kayo ng asawa mo and pag dumating yung point na nakapag-decide ka na magpa-Ligate. Sa video na ito guys, i-share ko sa inyo kung ano yung nakapag-motivate sa akin, bakit ako nakapag-decide na magpa-Ligate. At the age of 25, naisipan ko na yun kasi meron akong tinatawag na hyperemesis gravidarum. Yung sobra-sobrang pagsusuka, alam nyo yun, yung hindi ka makakakain, yun yung kahit tubig lang, hindi mo talaga siya may inom, susuka mo siya. And ganun yung sitwasyon ko mula sa first month ko hanggang 8 months. So, hindi talaga ako nakakakain ng maayos. So yun yung naging motivation ko. Bakit nakapag-decide ako na mag-undergo ng ganun? Mga nagtatanong sa akin, ano ba yung naramdaman ko nung nagpa-Ligate na ako doon mismo sa yung actual na masasabi ko na wala namang pinagkaiba maliban dun sa mas tumagal lang yung cesarean section ko, yung panganganak ko via CS nung nagpa-Ligate ako kumpara dun sa una kong panganganak sa panganay namin. So, dun sa panganay namin, nung nanganak ako, mabilis lang siya. Pero nung nanganak na ako dito sa pangalawa namin, mas matagal na siya kasi nga merong additional na procedure na gagawin. Kumbaga, yun na ngayon magpapa-Ligate na ako. So, sabihin natin ha, estimate lang, kung inabot ako ng isang oras dun sa una kong panganganak via CS, masasabi kong yung ngayon, nung nagpa-Ligate ako, masabi kong inabot ako ng mga isa't kalahating oras. Ganun. So, estimate ko lang yun. Kumbaga, para makita ninyo yung difference kung ilang minuto yung nadagdag nung nagpa-Ligate na ako versus dun sa hindi pa, versus dun sa nanganak lang. Ano ba yung mafe-feel mo during operation? Actually, literal na wala kang mararamdaman during operation kasi may anesthesia ka. So, lalo na ako, naka-general anesthesia ako kasi nanganganak na ako noon ng CS. So, wala akong naramdaman. And masasabi ko na wala namang pagkakaiba yung panganganak ko nung una and yung panganganak ko nung pangalawa na kung saan nagpa-Ligate na ako. So, wala akong masasabi na difference niya maliban nga lang sa oras, kumbaga sa tagal ng operate. Ano nga ba yung mga na-feel ko after 2 weeks or after a month pagkatapos kong magpa-Ligate? Wala kang masyadong manonotice na difference kung dati ka nang nanganak ng CS, tapos nanganak ka ulit ngayon ng CS, tapos nagpa-Ligate ka, wala ka masyadong manonotice na difference. Not unless kung nagpa-Ligate ka lang. So, ibang usapan yun. Meron akong idadagdag, meron akong kilala na nagpa-Ligate lang siya, hindi siya, kumbaga nagpa-schedule lang siya na magpa-Ligate siya, so hindi siya nanganak. Yung solo lang talaga na procedure na ginawa is ni-Ligate lang siya. Yung scars niya, nakita ko, pinakita niya sa akin. And
According sa kanya, ang sabi niya, nung nagpa-ligate siya, maliit lang yung sugat, tapos mabilis lang. So, depende yung pagpahil mo is depende kung nagpa-ligate ka lang or nagpa-ligate ka habang nakanganak ka via cesarean. So, yun. So, ano nga ba yung mga naging epekto niya sa akin? Kasi alam ko, ito, inaabangan to ng mga mamis natin kung meron ba talagang naging epekto o wala. So, actually, hindi ko masasabing totally wala. Baka hindi ko lang siya nanonotice o baka hindi ko lang siya masyadong pinapansin. Pero yung mga usap-usapan ng mga nanay na sabi na pag nagpa-ligate ka daw, mas mawawalan ka ng gana dito or mas magiging active ka dito. Ay, so, para sa akin, wala namang nagbago. So, ganun pa rin naman ako nung dati. So, kahit yung asawa ko, wala naman napapansing pagbabago sa akin. Kumbaga, at sa tingin ko, kung meron man sasabihin niya sa akin. Pero so far, wala naman siyang sinasabi sa akin. And masasabi ko rin na wala naman talaga. Lagay sa akin, naging experience ko, kinausap ako ng masinsina nung OB gynico. And kinausap niya ako tungkol dun kung decidido ba talaga ako, kung hindi ba ako nabibigla lang ako, kasi batang-bata pa ako, alam niyo yung 25. Ang sabi niya sa akin, marami siyang mga factor na sinabi sa akin, marami siyang mga factor na shinare sa akin, pero yung pinaka number one talaga na reason kung bakit niya ako dinidiscourage na magpa-ligate ay unang-una, marami yung mga nagsisisi. Kung may naging epekto ba sa relasyon ko, sa asawa ko, nung nagpa-ligate ako, masasabi kong wala naman. Para nga sa akin, mas na-appreciate ko siya kasi alam niyo yun, ganun siya ka-supportive sa akin, yung alam niya and na-feel ko rin na nararamdaman niya yung hirap ko sa pagbubuntis. Kasi tinanong siya doktora nung dati, so sabi ng OB-gynico, sabi niya, papayag ka ba nito, ganito, na mapapalagit na yung asawa mo. And then naririnig ko yung sagot niya na parang sabi niya, Dok, wala naman akong magagawa dun. Kumbaga, siya naman yung nakakaramdam kung ano yung mas makakabuti para sa kanya. Kumbaga, and nakita ko rin naman kung gaano siya nahihirapan magbuntis. So ako, Dok, pumapayag ako kung ano yung desisyon niya. So, para sa akin, mas na-appreciate. At this point naman, sasagutin ko na yung mga nag-message sa akin kanina. So, may mga tanong sila. Ang sabi dito nung isang nagtanong sa akin, sabi, ang una niyang tanong, sabi niya, pag nagpa-ligate po ba, depende rin po ba sa edad yun? May mga kilala ako na nilaligitan sila kahit bata pa sila kasi depende nga sa sitwasyon ng nanay. Kumbaga, pag ang sitwasyon ng isang nanay ay medyo kagaya sa akin, yung sitwasyon ko kasi hindi siya normal. Kumbaga, hindi siya normal sa mga ibang nagbubuntis. Kung yung mga ibang nagbubuntis, madali silang magbuntis, kumbaga, hindi sila masyadong nahihirapan sa panganganak, hindi sila masyadong nahihirapan sa 9 months nilang pagbubuntis. Siguro pag ganun, mas dapat kang mag-antay ng mas higher yung edad mo bago ka magpa-ligate. Pero sa sitwasyon ko is, iba yung sitwasyon ko kasi yung sitwasyon ko nga is meron akong hyperemesis gravidarum. Kumbaga, sobrang hirap ng pagbubuntis ko, sobrang hirap din akong manganak. So, nag-decision ako ng ganun kasi para na rin yun, kumbaga, sa safety ko na rin. And para na rin sa safety ng magiging baby ko kung magbubuntis pa ako. Tapos natanong niya is kung masakit din po ba. Actually, hindi mo naman mararamdaman yun kasi may anesthesia ka. Siguro mas yung after ng operation. Pero after ng operation, namang mga nireseta sa aking gamot, ganyan. So, kumpleto ako ng gamot. And yung next na nagtanong sa atin dito, ilang buwan or ilang weeks bago maghilom yung sugat ko after kong magpa-ligate, ang sabi niya dito, ang tanong niya dito. So ako, yung natatandaan ko na masabi kong okay na ako na hindi ko na masyadong iniinday yung sakit is after 3 months. After 3 months, na-feel ko na, alam mo yun, nakakalakad na ako ng maayos, hindi na ako nag-aalangan maglakad. Pero syempre,
yung mga panahon na yun, hindi pa rin ako pwede magbuhat. Kagawa lang ako ng mga yung mga simpleng gawain lang, kaya paghugas, pagsaing, ganun lang. Kung nga, syempre, may mga limitation pa rin. After 3 months na maramdaman mong okay ka na, alam mo yun, yung after kasi ng operation, syempre, mag-aalangan kang umupo, alam niyo yung kailangan may suporta ka kung uupo, ganun. So, kung sinisayan ka tapos niligate ka, ibang usapan yun kesa dun sa niligate ka lang. So, masasabi kong siguro iba yung baka mas madali yung pag-heal nung ligate lang compared sa cesarean. Kasi syempre, pag cesarean, mas malaking sugat yun. So, mas malaking papahilumin kumpara dun sa maliit na sugat lang. Ang sabi niya dito, ano daw ba yung naramdaman ko nung nagpa-ligate ako? So, ano yung na-feel ko? Yun nga, kagaya ng sinabi ko kanina, nung nagpa-ligate ako, hindi ko siya masyadong inintindi kasi actually, mas naka-focus ako dun sa panganganak ko. To hindi daw ba nakakatakot? Sabi niya ganun. Kung ang tanong niya dito, kung hindi ba nakakatakot, ayan, actually, ang masasabi ko, hindi mo na iisipin yun. Kasi, pag nandun ka na sa delivery room, alam mo yun, ang iisipin mo na lang is, mas iisipin mo pa yung matapos na yung operation. Pag andun ka na sa loob ng operating room, hindi mo na iisipin na ano ba, ilaligate ako, nakakatakot man, parang ganun. Hindi mo na siya iisipin. Wala ka ng takot na mararamdaman. Pag andun ka na sa operating room, yung mararamdaman mo lang is yung, alam mo yun, marirealize mo dun sa loob ng operating room na ganun ka pala katapang, na ganun ka kastro. Para sa akin, wala na akong naramdamang takot at that time. Yung gusto ko na lang matapos na lang yun. Gusto ko kasabi ko, Dok, pwede bang paanakin yun na ako ngayon? Yung parang ganun. So, ako na nagpipilit kay doktor na paanakin na ako agad-agad. So, mas excitement yung mararamdaman mo kaysa sa takot. Excitement kasi matatapos na yung paghihirap mo sa pagbubuntis. And excitement kasi makikita mo na yung anak mo. So, ganun yung mararamdaman mo dun sa operating room. So, sana nakatulong tong video na to para ma-comfort ko kayo sa mga, ayan, kagaya kay Miss R dito na nag-message siya sa akin. Sana makatulong tong video na to para ma-comfort siya and hindi siya matakot sa pag dumating na yung point na mga anak na siya. And God bless sa'yo. And alam kong kayang-kaya mo yan. Bago kayo magplano, bago kayo mag-isip, mas ang pinaka-importante is kausapin yung mga doktor ninyo kasi sila yung nakakaalam ng kung ano yung maganda para sa inyo. Itong video na to, ginawa ko lang to para mabigyan kayo ng idea kung ano ba yung mga preparation na gagawin ninyo or kung ano ba yung mga pwedeng expect ninyo pag nandun na kayo sa operating room. Kagaya nga nung disclaimer na ginawa ko kanina, hindi siya intended para palitan yung mga advice ng mga medical expert natin. So, sana nakatulong tong video na to sa inyo. At kung nagustuhan niyo tong video na to, please don't forget to like and subscribe para naman po ma-update kayo sa ating mga susunod pa. Actually, meron pa akong isang video na gagawin about naman sa naging condition ko nung nagkaroon ako ng hyperemesis gravidarum. So, abangan niyo yun para ma-notify kayo, para ma-update kayo sa mga bago nating uploads. So, huwag yung kalimutan na i-click yung bell sa baba and mag-like and subscribe. Thank you so much for watching!